lingkod bayan at patuloy na magbibigay ng serbisyo po. Kaya namin pinag-iibayo rin ang ating gobyerno ang paghatid sa inyo ng maayos, mabilis at pulidong serbisyo dito sa Singapore sa pamamagitan ng ating embahada. At dahil prioridad ng administrasyong ito, ang kapakanan ng mga OFW at ang kanilang pamilya sa Pilipinas, ito yung pagbabago na dinala ng ating Secretary Toots Opleg, ay sabi niya, alagaan natin yung mga OFW, ngunit huwag natin kakalimutan, alagaan din natin ang kanilang pamilya sa pamamagitan ng mga scholarship, pamamagitan ng healthcare, pamamagitan ng housing. Yan po ang aming tinatrabaho ngayon at nasisimulaan na natin para naman yung trabaho ninyo ay hindi nyo na kailangan isipin ang kalagayan ng inyong mga mahal sa buhay. Sa simula ng 2023 na fully operational na ang Department of Migrant Workers sa pamumuno ni Secretary Susan Ople, ay makikita na po natin na mararamdaman na po ninyo ang kamay ng ating pamahalaan sa pagtulong sa lahat ng bagay na hinaharap ninyo. Problema man o hindi, ay sila ay nandyan at wala silang ibang trabaho kung hindi alagaan ang ating OFW. Nagpunta po rin kami dito sa Singapore upang manghikayat pa ng maraming investment para sa ating bansa. Sila po, katuwang ng ating mga embahada at konsulado, ang magtataguyod sa karapatan at kapakanan ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Being in another country far away from your loved ones is not easy. Pero, matibay ang Pilipino. You can withstand hardships while wearing the most beautiful of smiles. Madalas ko po mapag-usapan yung ngiti dahil pinag-uusapan po namin ng ating Secretary of Tourism na si Christina Frasco. Sinasabi niya, we have to promote the brand of the Philippines. Sabi ko, ano yung brand ng Pilipinas? Nagtingin ang kaagad kami. Yung ngiti, yung smile, iba ang ngiti ng Pilipino. Yan na nga ba sinasabi ko eh, si Sandro na naman eh. Hirap na hirap ako dito magtalumpati ng maganda, tapos... gusto nyo pagsalitain ko? Ano ba kayo, pinigilan niyo yung Pangulo mag-speech? Nakakahiya naman. Sir, pasensya na po. Pero kita naman, mas mahal ka pa rin. Maraming salamat sa inyong suporta sa aking ama noong halalan. Maraming salamat sa napakainit inyong salubong ngayong gabi na ito. Mag-ingat kayo lagi at salamat sa lahat ng ginagawa niyo para sa inyong pamilya. Sa ating bansa, mag-ingat kayo lagi at mabuhay ang Pilipinas. Di ko na lang, nahihiya pa ito, pero pag nasa Kongreso ito, ang daldal nito, ang haba mag-speech niyan. Yung speaker, sinasabi niya, tama na, sige pa rin si Sandro. Pero talaga, hindi natin may iwasan na magbigay ng saludo sa inyong lahat na kumakayod sa malayong lugar upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang inyong mga pamilya at ang inyong mahal sa buhay. Inilatag ko sa State of the Nation address ang mga plano ng gobyerno para sa patuloy na pagbangon ng Pilipinas. Alam kong ako ay makakaasa sa inyong patuloy na aktibong partisipasyon at pagtulong sa ating mga kababayan at sa ating bansa.
makakaasa po kayo na ako, kasama ang ating kabinete, ang ating mga opisyal, ay puspusang magtatrabaho upang makamit ang inaasam-asam nating pag-asenso. Mabuhay kayong lahat! Mabuhay ang mga OFW! Mabuhay ang Pilipino! Maraming salamat po at maganda pong hapon sa inyo lahat. Muli, ang 17th Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Sabay-sabay po natin awitin ang Ako ay Pilipino. Magkakaroon tayo ng photo opportunity kasama ang ating Pangulo. Iwagayway ang bandila para sa ating groupie. Iwagayway ang bandila ng Pilipinas! Yung nasa taas! Para sa ating selfie! Isama rin po natin ang buong kabinete sa ating selfie! Ayan po at makakasama natin sa selfie ang ating mahal na presidente!
Salamat po mga minamahal naming kababayan. Ramdam namin ang inyong pagmamahal para sa ating bansa at sa ating mahal na presidente.